Natapos na ang round 1 ng playoffs at papasok na tayo sa round 2 kung saan makakatapat natin ng team ni Ja Morant. Sa unang season nga nilampaso lang tayo ng Memphis. Kaya paghahandaan ko talaga ang laban. Ito, tinawagan ko si Devin Booker para mag-training sa kanya. Nang sa ganon, ma-adapt ko naman ang mga galawan niya at magpapaturo na rin ako kung paano dumiskarte sa court. Hindi man kami araw-araw magkasama, pero tatandaan ko lahat ng mga naituro sa akin ni Devin Booker. Yan ay yung gumising ng maaga para mag-training, magpalakas ng katawan, magpagaling sa basketball at i-build up ang character. Bawat araw ay mahalaga, kahit small steps lang ang paggalaw ng progress ni Kasplash. Okay lang, basta ang importante ay umaabante tayo, papalapit sa ating mga pangarap. Pagtapos ng weights, diretso agad sa court para practicein ang mga skills na natutunan ko kay Booker. Mahalagang araw-araw natin ginagawa ito upang makabisado ng ating katawan. Mahirap sa una pero pag pinanay-panay nyo na ang pag-iensayo, ay tiyak, magiging basic na lang sa inyo ang mga mahihirap na moves. Take note, hindi na ako nagbabasketball. Last year pa nga ata ang huli kong laro. Pero para sa content na to, ginagawa ko ang best ko para makapag-provide ng quality content. Kaya sa mga di pa nakakapag-subscribe, baka naman! Nga pala, ito ang update sa Season 5 ng My Career. Nagsilabasa ng mga signature moves ni Devin Booker. Nandito tayo sa Animation Store para i-upgrade si MP. Ito yung triple pull-ups ni Devin Booker. Kahit papano, mas magiging mabilis na ang jump shot ni Kabigote. So pinapakita ko sa inyo yung magiging animation ng My Player natin. Dito sa Signature Size Up, merong mga available na pwede nating i-equip. May Giannis Antetokounmpo, Carmelo Anthony, LaMelo Ball. At kung mapapansin ninyo, may bayad ang mga yan. Ito ata ang bago sa Season 5. Parang nag-release ata si 2K ng reward. Kaya in-equip ko na yung mga D-Book packages. Malaking bagay yung makapag-upgrade ng galaw, tapos Devin Booker pa. Isa rin sa mga tinitingnan kong size up dribble ay yung kay James Harden. At ang isa pang type kong gamitin ay yung kay Zach LaVine. Ayan, para may ideas kayo sa mga player kung ano ang mga magandang ilagay. Yung mga animations dito, actually, pwede na ninyong kopyahin yan at gawin sa totoong laro. Yung regular breakdowns natin, Devin Booker pa din. Bilhin na natin yan. Ganito mag-upgrade ng My Player, talagang detalyado. So, sa Dribble Escape, ganito yung animation ni Devin Booker. So, add to cart. Sa combo moves, papalitan din natin ng Devin Booker. Yung naka-install kay MP ngayon ay yung kay Jason Tatum. Maganda rin yan at madaling gamitin pero susulitin ko na yung Devin Booker. Try naman natin yung galaw niya. Swerte kasi free na lang siya sa Season 5. Malamang may bayad din to before. Palitan na rin natin yung behind the back. Anyway, available lang pala to pag ang ball handle ng player nyo ay nasa 80+. Ang step back natin ay naka James Harden. Palitan na muna natin ang Devin Booker. So, hindi rin kayo makakapag-upgrade kung walang VC. Kaya mahalaga ang VC coins para umangat ang rating ng player nyo. And last, mag-upgrade na rin tayo ng dunk style. Pero hindi libre ang Devin Booker package. Almost 3,000 VC ang presyo. Sobrang mahal na nito para sa akin. So, check natin yung Paul George. Medyo mura. 1K lang. Ito, mukhang posible pa. Pero bago yan, grind muna tayo sa Sunset Park para kumita ulit tayo ng VC. Tapos, balikan natin to. Bilhin natin mamaya. Whoops! Meron pa palang hop jumpers. Check nga natin. Nice! Angas! Ito talaga, pwede ninyong kunin at kopyahin. Tapos, practicein nyo sa totoong buhay. Nice! Oh, syempre, install na natin yan. Pwede tayong sumide hustle sa mga court dito sa The City para kumita ng VC. Dito nga sa Sunset Park, maraming players tayo makakalaban. Tapos malaki-laki na rin ang makukuha nating VC points. Ang guest player natin ngayon ay si Jason Tatum. 3-0 agad mga ka-splash! Si JT pala ang bumabantay sa atin. Pasa sa gitna. Walang mapuntahan. Balik mo. Higpit ng depensa ni Tatum. Nice screen. Ngayon ko palang masusubukan yung Devin Booker. Nitis. Depensa! Ang layo! 8-0 mga ka-splash! Kapit lang! Kinakapa ko pa yung bagong galaw ni Devin Booker. A nice cut! Assist yun ha! Good pass! +4 sa VC! Walang pilit guys! Hawi ref!
Ref naman, wala bang offensive foul? Bawian natin si Tatum, 72 overall versus 90 overall. Escape moves, sabay po, hold! Splash! Subukan nating mag-escape move, papunta naman sa kaliwa! Magandang gamitin yung package ni D-Book. Open na naman si JT! Nagmimintis pala yan. Ako naman, subukan natin yung size up between the legs. Escape, dribble, pull up! Bang, bang! Impressive yung mga galawan natin ngayon. Panisin na natin yung medyo mabagal na defender. Dumodouble team na sila, guys. Walang shooting. Screen. Diyan ka lang. Step back. Nakangat sila, guys. Salaksak tayo. Walang driving layup si MP. Ganda na sana ng iwan. Galit na si Tatum. Harang lang, MP. Dinaanan lang tayo, guys. Pero tatlo lang yun, oh. One on one, dinodouble team na tayo mga kabigote. Dami kong pasa sa inyo, ishoot nyo naman. Check na yung galaw natin guys, pumwesto kayo. Open. Kaya mahirap din manalo dito eh. Yung mga teammates natin, 60 plus lang ang mga rating. Buwakawin na nga natin. Step back, nanigas guys. Maganda talaga yung jump shot ni Booker. Madali siyang pashootin. Ito na si Jason Tatum. Naiwan si EMP. Apat lang yan. Subukan natin ni Ankle Breaker, si JT. May humihelp talaga mga ka-splash. Good pass. Mag-practice nga kayo ng shooting. Sayang mga pasa ko eh. Sizing up. Dribble escape. Kick out. Shoot mo naman brother. Kulang talaga tayo sa players. Uy, out of bounds. Na-shoot pa yun oh. Nating bat net. Last na sila guys, akin na to. It's showtime. Nagrarattle din si Tatum. Open, bigay mo sa baseline. Bagal. Last. Ayun, talo ulit tayo. Pero uulit-ulitin lang natin to. Hanggang sa manalo. Marami pang players dito na hindi ko pa naipapakita sa inyo. So stay tuned. Dumating na ang pinakaabangan ng mga fans. Ang muling pagharap ni Ja Morant at Kabigote. Magamit kaya ng Memphis ang kanilang home court advantage? O mas magiging matibay pa rin ang offensive strategy ng Lakers dahil sa pamamalakad ni LeBron James? Sina Ja Morant na kaya ang makakapagpabagsak sa tandem ni LeBron at Kabigote? Jump ball! Nakuha ng Memphis ang unang possession. Sabay banat agad ng 3 si Morant. 3-0 mga ka-splash. Ang ingay agad ng buong arena. Wala ka na ngang pera. Ang sakit pa sa tenga. War pass by MP. At pagtapos ng Malakobi shot play, bigla namang napalahod sa sakit si Vanderbilt. Iba talaga ang level ng laro pagdating ng playoffs. Nilabas muna ang big man. Dumali tuloy ang buhay ni Jaren Jackson. Hindi ko alam anong balak ni Kabigote sa play na to. Tila parang natakot ata kay Ja Morant. Bigla ba namang pinasa ang bola kay Wood? Nasaktong hindi naman niya nakita. LeBron James nagmamadali. Ganda ng depensa ni Adams. Sakto na sana ang pwesto ni Lolo LeBron para i-chase down si Morant. Ngunit mas mabilis ang bata. Mas intense ang depensa ng Memphis. Mas malakas din ang katawan ni Morant. Na out of balance tuloy tayo. Marcus Smart, sumalaksak! Easy basket yan. Fast forward sa second quarter, muling ipinasok si Vanderbilt. Ngunit paika-ika ang big man. Nagkaroon siya ng hip injury sa first quarter, kaya nahirapan ng Lakers sa inside defense. Gumagana naman ang outside shooting ng Memphis. Talagang grit and grind. Sobrang niliksin ng mga bata. Pati si Luke Kennard nakakuha pa ng foul counted kay D'Lo. Stick lang tayo sa play. Pound the inside. Back to back yan para sa Lakers. Medyo mabagal ang simula ni Anthony Davis. Hindi rin siya nakascore mula first quarter. Ganon din kay Lolo LeBron. Halata ang gigil ni LBJ. Talagang binastos ng harapan si Jaren Jackson. Ganda na sana ng Tomahawk Slam. Kaso doble naman ang bawi ng Memphis mula nang nakaslam dunk si LeBron. Nagtuloy-tuloy ang rest back ng Grizzlies. 7-0 run ang pinakawalan ng mga bata. Malaking adjustment ang kailangan gawin ng Lakers. Hindi ito katulad ng Warriors na si Steph Curry lang ang umi-score. Dito halos lahat gumagawa. Buhat si LeBron. Kaldag ang inabot ni Kennard. Kaso matindi ang inside defense ng Memphis. Bagsak sa sahig si LBJ. Hihingi pa sana ng foul ngunit malinis ang supal. Habang kulang ang mga kalaban, si MP na naman ang rumatrat. Behind the back, sabay step back. Pagkakaalam ko kay Devin Booker ako nag-training. At hindi kay Jordan Poole.
Nakanakaw play na naman ang Memphis. Mapalabas o loob, nagliliyab ang mga kalaban. Nagkakalituan tayo sa depensa. At hindi rin talaga gumagana sina LeBron, AD at MP. Hindi lang sila agresibo sa opensa, mas agresibo pa nga sila sa depensa. Walang napapagod sa kanila. At walang easy basket para sa Lakers. Talagang no blood, no foul. Talagang masasaktan ka muna bago ka makashoot. Buti na perfect naman ni D'Lo ang free throw. Hindi ubra mga superstar, kaya take over mode ang mga role players. Pero pagdating ng fourth quarter, dito na bumulusok si Ja Morant. Unstoppable ang superstar. Walang makapigil sa sobrang gigil, pati si AD na patigil sa gulat. Ngayon lang may bumastos kay AD ng ganito. Napalingon na lang si Davis at natulala ng bahagya. Kanina dinakdakan si LeBron, ngayon si AD naman. Pagtapos ng matinding play na yon, ni Euro Stepan pa tayo. Yung tatlong star ng Lakers, tila ng liit sa lupit ni Morant. Hiyawan ang buong crowd, BTLA. Kagulo ang buong arena, at nagkanya-kanya na nga. Masyadong ginalingan ng Memphis ang Game 1. Kasanay tayo sa small ball ng Warriors. At na-open pa nga si JJJ. Kamo pati big man nila tumitira sa 3. Sumisigaw na si Kabigote para maintindihan nila ang play. Binasa ni LeBron ang depensa. Nang makita niya pwede siyang makapasok, dali-dali niyang inatake ang ilalim. Nice play! Kahit durok tayo, hindi naman nagpasindak si LBJ. At pinasok na mga bangkito. Hindi natin kinaya ang firepower ng Memphis. Lahat ng players nila gumagana at nagagamit ng tama. Maraming malalaki dito ngayon at mas masipag silang dumipensa. Balik tayo sa practice at kailangan natin ayusin ang playbook ng Lakers. Nga pala, kung umabot kayo dito, please click subscribe to show support sa content na ginagawa ko para sa inyo. Kaya kita-kits ulit sa next episode.